Mas gugustuhin ko na na malaman ko na agad kaysa malaman ko pa sa iba. Okay lang naman may kasama kang iba. I mean, yung kawork mo, yung friends mo, ganun. Basta never fail to update them. What's up mga kahugot? In this video, I'm going to give you some tips how to handle an overthinker. So if you want to know what are those tips, just keep on watching. So yun nga mga besh, ano nga ba ang overthinker? So yun mga advanced mag-isip, like me. So yun, disclaimer lang muna tayo mga besh. I'm not a professional relationship advisor. So anything na sasabihin ko dito is based on my opinion, my experience, and my own point of view. So, yun, besh. Alam niyo ba kung bakit nagkakaroon ng overthinker like me? So, related siya sa pagkakaroon ng trust issues. So, dahil sa mga nangyari na sa mga past ng taong yun, or sa past ko, ganun, nagkakaroon ka na ng trust issues na kapag dumating yung point na may taong special sa'yo, hindi mo maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. So, for example, lumabas ka, and then, alam ko, nakasama mo yung mga ganito-ganyan, hindi matatanggal sa isip ko na, ay, baka mamaya, ganito-ganyan. Baka mamaya pumunta sila sa ganito, baka dalawa lang sila. Or, pag sinabing, nalabas kami ng katrabaho ko, baka, eh, hindi. Baka siguro ito lang yung mga kasama niya, yung taong, alam mo yun, nalilink sa kanya. So, pasensya na kayo kung may mga overthinker like us, ha? Pero, alam nyo ba na ang mga grabing mag-overthink is sila yung mga totoong magmahal? Hindi ako nagbubuhat ng bangko ko. Pero, parang totoo naman. Kasi, parang kami yung mga tao na ayaw naming mawala yung tao sa, o yung mga taong mahal namin sa amin. Or yung taong mahal namin. So, yun. Ano nga ba yung tips para i-handle nyo yung mga overthinkers like us? So, number one, do not lie. So, either white lies man yan, what do I mean by white lies? So, kaya ka nag-lie kasi, kunwari, ayaw mo na malaman niya na ganito, baka masaktan ka lang. Guys, always keep in mind, it's better to be honest than lie. Ano daw? So, kasi, beshiwap, ang overthinker na kagaya namin, grabe kami mag-imbestiga. Ay, huwag kayong matakot, ha, na lumapit sa amin. Pero, ako, grabe ako mag-imbestiga, beshiwap. So, hindi ka, kapag tinanong na kita, ibig sabihin, alam ko na yung sagot. So, mas mainam na magsabi ka ng totoo. Oo, kung masasaktan ka ng konti lang, pero, alam nyo, besh, mas masakit kasi kapag ka nalaman mo sa ibang tao yung bagay na yon. So, it's better for you not to lie. Sabihin nyo na sa kanila ng derecho. Kasi, for sure, kapag mahal kayo ng tao, maintindihan naman kayo eh. Madali lang naman kaming kausap, mga overthinker kagaya ko, madali lang naman kausap. Kasi, para sa akin ah, mas gugustuhin ko na malaman ko na agad kaysa malaman ko pa sa iba. So, yun, huwag kayong maglalay sa kanila. Number two, give them assurance. So, make sure na, ano, parang i-update nyo sila. I mean, hindi ko naman sinasabi na dapat maghapon, magka-chat kayong dalawa. Alam nyo, beshiwap, kahit na ganito kami mga overthinker, mahaba yung pasensya namin. So, kami yung tipo na, kahit na hindi nyo kami i-chat maghapon, kahit hindi nyo kami ganun kadalas i-chat. Pero guys, kung committed kayo sa isang overthinker, it's better to update. Syempre iisipin niya anong nangyari na doon. 'Di ba nga overthinker? So kung alam mo 'yon, balit na bagay iisipin mo lang eh, lalo na kapag kaalam niya na kunwari, mag-outing kayo or lalabas kayo ng mga katrabaho niyo and then kasama niyo 'yon, 'di ba? Keep them updated. Diba? Okay lang naman na may kasama kang iba. I mean, yung kawork mo, yung friends mo, ganun. Basta never fail to update them. Ito, besyo pa, na-try ko na to din. Meron yung time na yung ex ko, ganun. Nagpaalam sa akin na lumabas. Gabing-gabi yun, besyo pa.
Inihintay ko yung chat niya. Inihintay ko yung chat niya. Kasi ganun ako, hinihintay ko. Kunwari kapag nagpaalam yung isang tao na lalabas ako, yung importanteng tao, yung importanteng taong yun, kapag pinaalam niya na lalabas siya ng gabing gabi, syempre, hihintayin mo na makauwi siya. And alam niyo ba, Beshiwap? Nakatulog na siya at lahat-lahat. Ako, hinihintay ko pa rin yung chat niya. So, yun. Ayun ko ba? Parang mahalaga kasi na mag-update ka. Lalong-lalo na kapag ganun na lumabas ka at nagpaalam kang iinom ka pa. O, diba? Tip number 3. Huwag nyo nang gawin yung mga bagay na ginawa ng mga exes or past nila. So, yun, Beshiwap. Kapag hindi nyo na kayang i-handle yung mga overthinkers na partners nyo or ano, it's better for you not to do the same things na ginawa nung mga nasa exes, ay yung mga exes nila or mga ex nila, ganun. Kasi, believe me or not, mas madadagdagan lang yung mga anxiety or depression nila, ganyan-ganyan. Hindi sa kinokonsensya ko kayo ah. Pero, ayun, intindihin na lang natin sila, but ganun sila, di ba? So, kapag sa tingin nyo, hindi nyo kayang i-handle yung mga kagaya nila, mga precious persons like them, it's better for you not to enter a relationship na ganun yung ugali. Kasi for her naman, kapag nagsisimula kayo, di ba? So, parang sasabihin naman nila sa inyo na ganun sila. For sure naman nga, admit nila yan. Kasi sa totoo lang, Beshiwap, us overthinkers will be honest about that. Kasi ako ayokong maging overthinker. Sa totoo lang, tinatry ko yung best ko na hindi mag-isip ng kung anong ano sa taong importante sa akin. Kasi ayoko na sumama yung tingin ko dun sa taong importante sa akin. Pero, yun, kapag ka naka-encounter kayo ng mga overthinkers kagaya namin, please make sure not to do the same things na ginawa sa amin ng mga exes namin. Alam ko mahirap, pero believe me or not, if we fell in love or if we fall in love, we always make sure na genuine yung love na nararamdaman namin. Kasi hindi naman kami papasok sa isang relationship kung alam naman namin hindi totoo, diba? So yun mga besh, I think that's it for this video. Medyo magulo yung angulo ng camera ko, no? Kung saan-saan na. Kasi nalulobat na yung phone ko. Yung phone lang kasi gamit ko sa pag record ng mga videos ko yun. So yun mga besh, I think that's it for this video. 3 tips lang yun, Beshiwap. Alam ko maraming tips pa para how to handle an overthinker. But yun, it's up to you how you handle a partner that is overthinker. Pero believe me, they will always be the one who will love you genuinely. Hindi sa inaangat ko yung bangko ko, pero totoo, Beshiwap. Kasi they will always give you importance. So, yun mga besh, I think that's it for this video. If you want to have more videos like this, just leave it down in the comment box. Of course, don't forget to click like, share, and subscribe. Bye!